What's up mga kabiay? Gamis ay ago you. So, this is Baguio. Nandito na sa kalsada yung mga nagtitinda kasi nasunugan nga. Kung nabalitaan ninyo, nasunog na ang market block 4 and 3. So, ayan. Itong part na to ay hindi nasunog. Ito yung part na nasunog. Linis na, tinatanggal na yung mga metal para makabalik na kaagad kasi kawawa yung mga nagtitinda, ang init sa labas. And nakakalat na sila ngayon yung mga nag-ukay-ukay is nandun na sila sa Igorot Park, sa may Melvin Jones Park, yung park doon na pinag-socceran. And yeah, ganito na ang itsura, malikabok at amoy sunog. So, ang magagawa lang natin is supportahan sila, i-support yung mga products nila, bilihin, kaysa sa mall, dito na lang tayo bumili para hindi na nila dalhin pa uwi yung mga benta nila kasi wala na nga silang pwesto, diba? So, next is dito naman tayo sa Burnham Lake. And ang pahayar na ngayon is 200 only sakay na. Kasi summer na, init. Kahit pumunta kayo dito is mainit din. Pero syempre, mas mainit sa baba. Dito nga sa Baguio, na bundok is mainit. Paano na kaya sa baba, diba? Pero sa hapon naman, medyo malamig naman. Kaya uso ngayon ng sipon. Talagang may climate change kasi yung init ngayon is sobrang init. Yung hindi ka na mag-jacket, kailangan mo nang magpayong, ganun. Medyo madami-dami pa yung mga nagbabike dito sa part na to kasi February ko pa to binidyo. Gusto ko lang i-post para feel nyo naman para kayong nagbabike na din. So ngayon, sa sobrang init is konti na lang yung nagbabike. Baka mas mura pa nga ang hire ngayon eh. Or nagpapaali na rin yung mga nagpapabike. Parang 1 hour pero kahit mag-more ka pa, okay lang. Ganun, kasi sobrang init, mahina ang rental. And ito naman is yung boat rental. And this is before panagbenga. So, itong video na ito, pinus ko na kasama ko yung mga pamangkin ko. And yan. And I advise na huwag kayong mag-suwan pag nag-bike kayo ng matagal. More than 1 hour. Kasi, mga ngalay, best yung paa mo. Mas maganda pa rin yung bangka talaga na yung paddle. Para ma-feel mo talaga na boat talaga yung sinakyan mo. Kaysa yung swan na pedal talaga. And nakakangalay sa paa. Lalo na kung galing ka sa bike. And yes, nung before pa nagbenga, grabe daming turista. Kaya talagang pag time is time, 30 minutes lang, 200. Pero ngayon, only sakay, 200 pesos. And yeah, may anaksidente nung last. Masyado silang maraming sumakay. Pero nung panagbenga naman is nililimit nila talaga yung sasakay eh. Pero ngayon, almost 8 yata silang sumakay kaya anaksidente, tumaob yung sasakyan nila. I just want to show this video para makita niyo yung view below sa water. Kung nasa water ka. So, yeah, kain na tayo. Tara sa sanggup salan. Anli. Sanggup sal. So, anli pork ang kinuha ko. And 350 na siya. Dati 290. Grabe, ang mahal na.
and I'm alone eating and yan, pork, bawang and kimchi, ilalagay ko sa frying pan or sa grill para maluto. Gusto ko kasi yung lutong kimchi. Of course, tikman natin itong tteokbokki kasi mahal sa labas, 4 na piraso, 20 pesos. And yeah, masarap naman. Hindi lang medyo nakuha yung sauce. After eating, punta na tayo sa SM and this is our electric buses dito sa Baguio. And nung first siyang na-introduce dito sa Baguio is sinuport siya ng LTFRB na bigay sila ng 3 months, I think, na libreng sakay. Paid by the government. And ito naman yung Sky Ranch na sikat dito sa SM. And yan. I recommend na huwag kayong sumakay dito sa Ferris wheel kasi sobrang hina. Siguro sa view, pero it's not worth it para sa akin. So, i-stop ko na yung no reaction kasi hindi ko na kaya. Best! So, that's it. Fancy mga updates and ano meron dito sa Baguio. Please like or share or subscribe or click the notification below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Thank you! Bye!